The Philippines Showbiz List presents Buwelta ni na Cristy Fermin at Ogie Diaz kay Willie Revillame. Magmula lang pumutok ang tungkol sa isyong pansamantalang isasara ng Advanced Media Broadcasting System ang ilang mga programa ng AllTV ay hindi na ito nilubayan pa ng kung ano-anong mga intriga. At isang nga sa naging sentro ng kaliwat kanang pamabatikos na ito ay ang wawawin host na si Willie Revillame na siyang naging mukha ng istasyon mula lang ilunsad ito. Ngunit hindi lang mga netizen ang bumatikos sa kanya dahil andyan din ang mga kasamahan niya sa industriya na pasimple o mano siyang pinariringgan na ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay karma sa ginawa niya noon. Kaya naman, sa live episode ng Wawawin noong February 7, 2023, ay isang palabang Willie ang napanood. Dito ay isa-isa niyang binanata ng ilang showbiz personalities na umano'y nagsasalita laban sa kanya. Bagamat gigil na ay nagpigil pa rin si Willie at hindi pinangalanan ang mga ito. Subalit patay sa mga naging pahayag niya, ang mga personalidad na ito ay mayroong utang na loob daw sa kanya. Ang una nga rito ay ang taong malapit daw sa kanya na binigyan niya ng condominium unit sa Will Tower at isang bagong kotse. Ngunit sinabihan siyang mayabang ngayon. Ang pangalawa ay isang reporter na tumakbo raw noon bilang konsehal at binigyan niya ng 50 mil na pinararatangan siyang nagpapaawa ngayon. Ang pangatlo naman ay isang showbiz personality na tinulungan niya nang magpakasal ito sa Tagaytay at binigyan noon ng trabaho sa Wawawin. Minsan sa buhay nila ay humingi raw ng pabor ang mga ito sa kanya noon. Kaya nagtataka siya kung bakit siya na ang binabanatan ngayon sa pamamagitan ng social media post o vlogs ng mga ito. Sa binitawang mabibigat na pahayag ni Willie, ay makailang beses niyang iginiit na hindi siya nanunumbat. Gusto lamang daw niyang malaman ng publiko kung ano ang totoo. Cristy Fermin slams Willie's panunumbat on live TV. Ang unang pumalag sa panunumbat di umano na ito ni Willie ay ang kilalang malapit sa kanya at itinuturing pa niyang nanay-nanayan na si Cristy Fermin. Bagamat idinaan ni Willie sa tila blind item ang mga buwelta niya sa ilang showbiz personalities na bumatikos umano sa kanya, inamin ng veteranong kolumnista na siya ang tinukoy ni Willie na personalidad na binigyan nito ng isang condo unit at kotse noon. Sa kanyang programang Christopher Minute sa Radyo 5 at 1PH noong February 8, 2023, isang mahinahon ngunit palabang Christy ang naglabas ng kanyang damdamin hinggil sa issue. Anak-anakan ang turing niya kay Willie at kilalang malapit sila sa isa't isa mula noon pa man. Alam din sa sirkulo ni Cristy ang tungkol sa condo unit at kotse na ibinigay sa kanya ni Willie dahil marami raw tumawag sa kanyang reporters para sa kanyang reaksyon kung bakit daw siya binira nito. Ayon kay Cristy, siya nga ang pinaringgan ni Willie na tumawag sa kanyang mayabang. Pero hindi raw kompleto ang konteksto ng pinalabas ni Willie sa telebisyon. Kasunod nito ang pagbasa ni Cristy sa laman ng kanyang text message kay Willie na ipinadala niya rito. Nakasaad sa naturang mensahe na sinabihan ni Cristy si Willie na sana man lang ay pinanood nito ng buo ang mga binanggit niya sa kanyang programa. Aminado si Cristy na sinabihan niya si Willie na mayabang pero iba daw pala ang naging interpretasyon nito. Ipinagtanggol pa man din daw niya ito tungkol sa ABS-CBN. Kaya payo niya kay Willie na bago magsalita ay mag-isip muna. At kung gusto din daw nito ng giyera sa kabila ng kanyang pagmamalasakit ay handang-handa siya. Willie called Cristy to explain his side of the story. Makalipas daw ang ilang sandali, tinawagan daw si Cristy sa telepono ni Willie at inamin ni Cristy na tinalakan niya si Willie dahil sa panunumbat nito sa kanya. Lahat daw ng mga bagay na ayaw nitong marinig sa unang pagkakataon ay pinatikim at pinalasa niya rito. Ayon kay Cristy, ang unang pinakaayaw niya sa lahat ay yung mga nanunumbat. Ang mantra niya nga raw sa buhay ay anumang gawin ng ating kanang kamay, hindi na dapat pang ipinapaalam sa kaliwa. Kung tutulong lang daw, ngunit pagdating din pala ng panahon ay isusumbat ang lahat ng ito, ay mas mabuting wag na lang daw tumulong.
Kwento pa ni Cristy na sa pag-uusap nila ni Willie ay sinubukan nitong ipaliwanag ang kanyang sarili pero sinabihan niya raw ito na hindi na kailangan pa. Nag-aalala raw ito na baka tirahin niya ito. Ngunit ayon kay Cristy, siniguro niya kay Willie na hindi niya ito titirahin. Totoong magsasalita siya pero hindi niya ito bibirahin bagkus ay ipaparamdam nga daw niya rito kung ano ang kahulugan ng salitang pagmamahal at pagmamalasakit. Cristy on Willie's rant versus reporters. Ayon pa kay Cristy, hindi raw napanood ng buo ni Willie ang naging episode ng Cristy Fermin kung saan lumabas ang salitang mayabang. Malamang daw ay nasusulan si Willie ng mga taong natatakot na magutom kapag nawala siya. Diin ni Cristy na hindi tamang titulo pa lang ang nababasa o naririnig mula sa ibang tao ay nagwawala na agad ito. Prinangka rin daw ni Cristy si Willie tungkol sa panunumbat nito sa reporters na kada isa ay binigyan niya ng 10,000 piso buwan-buwan noong kasagsagan ng pandemya. Anya, sana ay hindi nalang tumulong si Willie kung pagdating ng araw ay isusumbat lang ang nagawa nito. Nabanggit din niyang walang sino man sa management ng AllTV ang nakikipag-usap kay Willie para mabigyang linaw ang issue tungkol sa pansamantalang pagpapahinga ng mga programa ng network. Cristy on car and condo unit from Willie. Sunod namang ipinaliwanag ni Cristy ang tungkol sa condo unit at kotseng ibinigay sa kanya ni Willie na anya, ito ay may kaakibat na sakripisyo. Anya, ni minsan daw ay hindi niya tinirahan ang condo unit na ibinigay nito. Sa kotse naman, kamada raw ito sa kanya ni Willie dahil sa paghilot niya sa bossing ng TV5 na maipasok siya rito na dahilan kung bakit muling nagkaroon ng variety show si Willie sa naturang istasyon na Willing Willie noong 2010 mula lang ito ay umalis sa ABS-CBN. Tila, balak na raw isa uli ni Cristy ang condo unit na ibinigay nito sa kanya dahil sa mga nasabi ni Willie tungkol dito. Ang kotse naman daw ay naibenta na niya. Paglilinaw ni Cristy na ang mga binanggit niya ay kanyang pinaghirapan at hindi niya hiningi. Cristy on utang na loob. Binigyang diin ni Cristy na ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat isinusumbat pagdating sa huli. Pinaliwanag din niya ang konteksto ng nauna niyang sinabi kung bakit mayabang si Willie. Anya, nagpakatotoo lamang siya at magiging sinungaling siya sa publiko kung sasabihin niyang hindi ito mayabang. Bilang nanay-nanayan daw ni Willie, alam niya na ang gilas ng ugali ng bawat taong malapit sa kanya. Pero pinunto ni Cristy na ang pagiging mayabang ni Willie ay hindi dahil sa pagmamalaki ng mga ari-arian nito, kundi sa pamamagitan lamang ng pormahan nito at sa pananalita, lalo na kapag may bago itong papasuking hamon. Kaya payo niya kay Willie na huwag nagsasalita kung walang nakikitang resibo dahil maiipit lang ito. Sa huli, diretsyahang sinabi ni Cristy na hindi niya deserve na sumbatang walang utang na loob. Hindi raw sana umabot sa puntong magkasumbatan sila dahil pareho raw nilang natulungan ang isa't isa. Sa dulo ay pinagdiinan ni Cristy na mahal niya si Willie bilang isang anak-anakan. Nakiusap daw si Willie kay Cristy na huwag siyang iwanan sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa kanya. Willie apologized to Cristy. Sa kanyang pahayag sa Wawawi nitong gabi ng February 8, 2023, taos-pusong humingi ng paumanhin si Willie kay Cristy dahil sa mga nasabi niya sa live broadcast. Inamin niyang si Cristy ang pinaringgan niya, ngunit nagkamali umano siya ng akala. Nagbakumbaba siya sa pag-ako ng kanyang pagkakamali dahil hinayaan niya umano ang sariling maging biktima ng clickbait. Ayon kay Willie, may nagparating sa kanyang sinabi ni Cristy na mayabang siya. Pinaniniwalaan niya raw ito agad ng hindi pinapanood ang kabuuan ng online program nito. Labis daw siyang nasaktan sa mga nasabi ni Cristy sa kanya, kaya nagsiklab ang kanyang kalooban. Kaya nakapagbitaw siya ng mabibigat na salita rito. Gaya ng nabanggit ni Cristy sa kanyang programa, na ibahagi rin ni Willie na nagkausap na sila. Hindi itinanggi ni Willie na nagkasigawan at nagkamurahan sila na parang mag-ina na nagkatampuhan na nangyayari naman daw talaga sa kahit na kaninong relasyon. Kasunod nito ay humingi ng paumanhin si Willie kay Cristy na itinuturing niyang nanay at pinasalamatan ito sa pagtatanggol sa kanya. Humingi din siya ng pasensya sa mga anak ni Cristy na nasaktan sa kanyang sinabi. Nilinaw ni Willie na hindi siya nanunumbat at kung may nasabi man siyang masasakit, dulot ng umano ito ng kanyang emosyon. Ang pangyayari raw na ito ay nagturo sa kanya ng isang importanteng aral na huwag basta paniniwalaan ang lahat ng mga nababasa at napapanood sa social media, maliban na lang kung tunay na mapagkakatiwalaan ang source ng mga balita. Ogie Diaz hit back at Willie over 50,000 pesos gift. Matapos ayusin ni Willie ang naging kusot nila ni Cristy, ay sunod na nagpasaring naman ang showbiz reporter, talent manager, vlogger na si Ogie Diaz. Si Ogie ang pangalawang lumantad sa tatlong personalidad na sinumbatan ni Willie sa live broadcast ng Wawawi nitong nakaraan.
Sa kanyang Facebook post noong February 8, 2023 ay nilabas niya kanyang saloobin ukol sa issue. Dito ay inakol din ni Ogie na siya nga ang personalidad na tinutukoy ni Willie na binigyan nito ng 50,000 pesos. Hindi man niya pinangalanan si Willie, malinaw naman sa kanyang post na ito ay tungkol sa panunumbat nito sa kanya. Saad ni Ogie na sana pagkatapos manumbat ng mga naitulong at nagawa sa kapwa ay gumaan ang pakiramdam nito. Nanabunutan ito ng tinik. In short, sana ay maging masaya na si Willie sa kanyang ginawa at nakaginhawa ito sa kanyang mental health. Matatandaan na si Ogie ay naging showbiz reporter ng ABS-CBN noon. Unang bahagi ng taong 2010, namamayagpag pa noon ang wawawi ni Willie. Kumandidato si Ogie sa May 2010 elections bilang kunsihal sa 3rd District ng Quezon City, pero hindi siya pinalad. At sa Facebook post ni Ogie, sinabi niyang hiyang-hiya raw siya noong tinanggap niya ang cheque na nagkakahalagang 50,000 pesos dahil maraming taong nakatingin sa loob ng dressing room ni Willie. Pero anya, hinisinoli ang pera kundi ibinigay sa Kasuso Foundation. Naisip niya raw na mas kailangan ito ng mga breast cancer patients na tinutulungan nila kesa kailangan niya. Nagpasaring din siya sa iba pang nagbigyan ng tulong na mag-behave dahil maraming baon si Willie at anya, huwag tatanggap ng anumang tulong, bigay o pabor mula rito kung ayaw masumbatan balang araw. Sa tanong naman kung manunumbat din ba siya kay Willie, ang tanging sagot ni Ogie ay hindi niya ito gawain. Bilang showbiz reporter, may mga nasulat ding artikulo si Ogie noon na nakakatulong kay Willie. Ayon kay Ogie, hindi niya ugaling mangwenta at manumbat. Kapag ginawa raw ng kusang loob at bukas sa puso ang isang bagay, nakakalimutan na ito sa paglipas ng panahon. Kasi nga, nagiging natural na lang ang magbigay at naging mabuti sa kapwa. Hindi daw niya tatapatan ng presyo ang mga naitulong niya kay Willie noon. Pabirong hirit pa niya na baka kulangin ang 50,000 pesos at baka abutin pa yon ng 51,000 pesos. Sa naturang post, isang netizen naman ang nagkomento na kay Cristy lang umano hihingi ng paumanhin si Willie at hindi sa iba na ginagamit lang daw ang pagkakataon. Sinagot naman ito ni Ogie na hindi naman ito kailangan mag-sorry dahil wala itong kasalanan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!